So ngayong desidido na ang Golden State Warriors na alisin na si Kevon Looney sa kanilang lineup next season. Sa ngayon nga ay duda pa rin ng mga fans kung bakit ito ginawa ng Warriors front office. Dahil kung titignan nga natin ang laruan ni Looney ay wala naman ditong problema. At halos nalalaroan pa nga niya ang buong regular season game na kung saan naiingatan nga niya ang kanyang pangangatawan sa injury. Ngunit ang tanging concern nga lang ng mga fans ay mabagal nga daw ito sa depensa at hindi nga daw siya katulad ng ibang mga dominanteng sentro na kaya talagang magbigay ng depensa sa ilalim ng basket. Ganun pa man sa tatlong championship nga niyang nakuha sa team ng Golden State Warriors, wala na nga siyang dapat patunayan pa sa kanyang karir at ang tanging kinakailangan na nga lang ni Kevon Looney ay malaking kontrata. At ito naman ngayon ang naging dahilan ng Warriors kung bakit nila inalis ang former NBA champion. Dahil ayon nga sa mga latest report ay gusto nga makatipid ng Warriors ngayon sa kanilang luxury tax. Kaya naman napilitan talaga silang alisin si Kevon Looney sa kanilang lineup. At kung ito na naman na magiging problema ng Warriors sa season ito, sigurado nga na mahihirapan silang kumuha ng mga star players sa free agency. At ang tanging pinaka-option lamang talaga nila ay kumuha ng mga players sa trade market. At may chance na nga ditong bitawan ng Warriors si Andrew Wiggins upang makakuha nga sila ng mga star caliber na tutulong sa two-time MVP na si Stephen Curry. As of now ay matunog pa rin sa Golden State Warriors si Jimmy Butler, ngunit nakabang na nga rin sa kanya ang Sixers at Cleveland Cavaliers. At ito nga matinding hamon sa Dubs dahil ang dalawang team nga na ito ay handa siyang bigyan ng max contract. Sa Warriors naman ay hindi pa nga ito sigurado dahil hanggang ngayon nga ay pinoproblema pa rin nila ang kontrata ni Klay Thompson. Samantala sa naging solidong impact naman ng mga batang players ng Warriors na sina Brandon Podziebski at Trace Jackson Davis, maraming mga fans ang umaasa ngayon sa buong coaching staff ng Warriors na tuloy-tuloy na nga nila mabibigyan ng minuto ang kanilang mga batang players. Dahil sa season ito ay sila nga ang tumulong sa two-time MVP na si Stephen Curry upang maitawid nga nila ang kanilang mga regular season game. Dahil sa pagkakataon nga na ito ay todo nga ang struggle ni Klay Thompson at hindi na rin maganda ang contribution ni Andrew Wiggins sa kanyang mga teammate. Kaya naman nabigyan nga ng pagkakataon ni Steve Kerr, Trace Jackson Davis at Brandon Podziebski at hindi naman nila binigo ang Warriors front office. Dahil sa season ito, si Brandon Podziebski ay nag-a-average ng 9.2 points, 5.8 rebounds at 3.7 assists per game. Habang ang rookie center naman ng Warriors na si Trace Jackson Davis ay nag-a-average ngayong season ng almost 8 points, 5 rebounds at 1.2 assists per game. So sa unang taon pa nga lang nila sa team ng Golden State Warriors ay instant impact na kagad ang kanyang ipinapakita sa kanilang team. At ayon pa nga sa mga eksperto, kapag nagretiro na daw sila Steph, Klay at Draymond Green, posibleng ang dalawang player nga daw nito ang makabagong duo ng Golden State Warriors. Dahil konting improvement na nga lang ang kinakailangan nilang gawin upang tuluyan na nga maging solido ang kanilang mga performance.